Kasama ko po ngayon si Sir Zosimo Muñoz. Isa po siyang PWD. Nabaril po kasi siya. At ngayon po, siya po ay hindi na nakapagtrabaho at meron siyang panawagan sa kanyang misis. Bakit kayo nabaril? Guardia po ako dati na Easter Defender. So, dahil po doon sa nabaril kayo, kayo po ay nakakuha ng disability? Disability po. Naipon po yung disability ko na yun. Hanggang sa nakaipon po kayo ng kalahating po. Milyon. Tapos may tindahan po kami. At siyang pong kalahating milyon na yan, tinangay ni misis? Apo. At ngayon si misis ay meron ng kinakasama Apo. Bata? Meron. Ilang taon po yung kinakasama niyang bata? 24 po. Ilang Apo. Taon po si misis? 52. Ilang taon po kayo? 49. Paano niyo po nalaman na si misis ay may kinakasama ng bata? Pumupunta po doon sa anak ko sa Angeles. Ayan, si misis niyo po. Apo. At yung lalaki, yan yung pong 24 years old. Apo, yan po. Na Kalaguyo. Miss Ninita, magandang tanghali po, ma'am. Good afternoon po, sir. Ma'am, andito po si Mister. Opo, sir. Nabuang na po yan, sir. Tumawag po sa akin. Nanganak pa po yan po, sir. Sinabi mong siya po ay nabuang. Kayo po ang nabuang. Nabuang po kayo sa batang lalaki. Ma'am, meron pong litrato. Ayan, o sweet kayo nitong lalaking ito, 24 years old. At opo, tinangay sir. Mo yung kalahating milyong disability pension nitong si Mister para sumama dito kay lalaki. Sir, wala po katotohanan yan, sir. Dahil sige po, sir, wala akong tinangay dyan. Totoo po yan, sir. Kinuha niya lahat ang pira. Sari-sari na lang yan, sir. Kasi baliw na yan, sir, eh. Ma'am Ninita, alam mo, pwede kayong puntahan dyan namin bukas o maski na ngayong gabi, tsetsempoy namin na magkasama kayo niyang lalaki mo at ikaw ay mapupusasan kayong dalawa. Anong pangalan po ng lalaking yan, ma'am? Berhel Briones po. Saan niyo po nakilala si Berhel Briones, madam? Nagtrabaho po yan, sir. Driver siya ng Mineral Water, sir. Gano'n po kayo katagal na magka-relasyon? Ano po, sir? 5 buwan po. Pwede mo pa pakipasin telepono? Kausapin ko muna siya. Opo, nandito po. Okay. Hello po, good afternoon po, sir. Alam mo ba na may asawa si Ninita? Opo, alam po, sir. Eh bakit mo pinatulan kung alam mo pala may asawa? Siyempre ko po yan, sir. Siya mo na pong gusto sa akin po. Eh kung may gusto sa iyo at alam mo may asawa, dapat umiwas ka. Hindi, sabi na po, nahiwalay po, sir. Kasi lagi daw yung po yung nalalaga, namubugbog po. Sir, paano mambugbog ito? Disabled nga, hirap nga makalakad. Ikaw ay 24, tama? At itong si Ninita ay 52. Ba't mo siya nagustuhan? Mabait po siya, sir. Mag-alaga po. So, ibig sabihin, napamahal ka na sa kanya? Opo, sir. Alam mo ba na bawal na pag-ibig yan? 2 taon lang kami hiwalay. Dalawang taon na lang kami maghiwalay. Hindi po, hindi. Bago lang po yan, bago lang. So, madam, anong nakita mo kay Berhel at bakit mo siya nagustuhan? Iyan layo ng agwat nyo. Tinanong ko yung kay Berhel, tatanungin ko naman sa inyo. Ganito po, sir. Ang nagustuhan ko po sa kanya, sir. Sa kanya ko po nakita ang pagmamahal bilang asawa, sir. Diyan po sa asawa ko na yan, sir. Ako na lahat ang naghanap buhay sa pulpa, sir. Nagsama kami. Ano pa? Mapagmahal po siya, sir, bilang asawa, sir. Tapos yung sahod bilang niya, asawa? So, tinuturing mo na siyang asawa ngayon. Sige, ano pa? Yung sahod niya, binibigay niya sa akin lahat, sir. Mabait siya sa akin. Ano pa? Mahal niya po ako, sir. Ba't mo nasabi na mahal ka niya? Eh, alam ko naman po, sir, na mahal niya ako. Mahal ko rin po siya. So, yan siguro ang dahilan. Dahil itong isa, disabled na, hindi na niya kaya. Kaya naghanap ka ng bata na malakas pa, na kayang-kaya maibigay yung pangangailangan mo. Kasi po, sir, yan pong asawa ko na yan, sir. Hindi na po ako tinuturing na asawa niyan, sir. Yan po, sir, magdamag po akong ginagamit niyan. Hindi na po ako tinuturing na asawa niyan. Bakit maghanap pa po ako ng iba kung hindi na po nakakaano yan? Nasa kanya na lahat. Kanina ka pa umamin na talagang magkarelasyon kayo ni Berhel Briones. At dahil dyan, may hawak ng matibay na ebidensya, etong si Mister na para ikaw ay makukulong na. Ay, di ipakulong niya kung gusto niya. Ipakulong ko na lang po. Sir! Yan, dalawa na yan, pati ang lalaki na yan. So, handa ka na bang makulong? Pupuntahan ka namin dyan mamayang gabi at arestuin ka. Okay lang sa'yo. Handa ka na. Ayaw po, sir. Kasi po, sir, may anak pa po akong pinapaaral yung bonto ko, sir. Ganito ang gawin natin. Ma'am, pumunta ka rito sa Lunes. Malay mo, baka magkaayos kayo ni sir kasi ang gusto ni sir, magkabalikan daw kayo. Ayaw mo na po, sir, kasi tatlong bisit na po akong bumalik sa kanya, sir. Hindi po, papakulong ko na lang po yan. Kasi wala naman akong ginagawang masama dyan. Dami pong magsasabi. Kahit mga kalapit-bahay ko, wala po talaga akong kuha. Naniniwala ko sa inyo, sir. So, handa ka na ipakulong siya? Opo, ipapakulong ko na lang po. Kasi sa ganyan naman, ha, ayaw naman makipag-ayos sa akin. Kasi nakakahiya po, pus ng pus yung mga anak, dalaga na, tapos ano. Bakit ka kasi nagpo-post niyan? Hindi ka ba nahiya? Parang pinagmamayabang mo pa na ikaw ay salawahan? Hindi, sir. Kasi, sir, kung ano-ano kasi kung pinagsasabi niya sa akin, sir. Well, lahat ng pinagsasabi niya, totoo. Kasi nga, ma'am, yung ginawa niyo, malaswayan. Pinapakita niyo kung anong klaseng tao kayo. Ma'am, mamayang gabi, darating po kami dyan kasama yung mga pulis. Paano yan? Pupusasan ka na? Punta po ako dyan, sir, sa Lunes, sir. Sige, punta ka rito. Kausapin ko si Berhel. Yes, sir. O, punta kayo dito sa Lunes. Opo, sir. Mahal mo sir. Ba talaga si Ninita? Mahal na po ako sa kanya. Paano naman tong si Sosimo? Ay, ako sa kanya, sir. Meron ka mamisay kay Sosimo? Yung sana, sir. Hayaan na lang sana kami kung pili po na
Pinagmula po. Sana nagmana po kami. Ba't ka natawa, sir? Ko po ay may marriage contract kami. Kasal kami. So, sir, sa Lunes, pwede ba kayo bumalik dito? Opo. Saan ba kayo nakatira dito, sir? Katmon po, Santa Maria. Bulacan? Sige po, di ko kayo pumunta dito. Pasundo namin kayo. Opo. Sige, para magkaharap kayo ni Mrs. Opo. Pag-usapin ko kayo. Pero kung hindi na ako kayo pwedeng mag-usap pa, sa tingin nyo na nagmamatigas pa rin talaga ito, agrabyado ka talaga. Opo. Pakulong na natin. Pakulong na lang po. Okay, pero subukan mo natin mag-usapin kayo. Opo. Gano'ng katagal po ito, sir, na iniwan kayo ni Mrs.? Ilang buwan pa lang. Kasi bumabalik nga siya sa akin. Ang kinuha ko, kaya nagkuhan uli kami. Kasi ang sabi niya, hindi niya sinasabi ang address. Sabi po niya, nasa Laguna siya. Ay, nakita ko po yung mga salaysay ng mga pautang niya sa Candaba. Yung mga pautang niyang pira, nakita ko mga salaysay. Angeles, Candaba po yung address. Sabi niya, 2 years ago pa rin kayo hiwalay. Hindi po. Sinungaling po yun. Hindi po totoo yun.